Sa lesson na ito, pag-uusapan natin ang konsepto ng sets. Anong ibig sabihin ng sets? Sa mathematics, ang ibig sabihin ng set ay collection of things. So, malawak yan. O, bigyan ko kayo ng example. Magbigay ng mga gamit sa bahay. So, ano-ano mga nakikita nyo sa bahay? Lista natin. TV. Stove. Kawali. Pwede ding kama. Ayan. So, ibig sabihin, itong gamit sa bahay ay isang set kung saan nandun ang TV, stove, kawali, kama. So, yun lang ang laman ng set na ang pangalan ay gamit sa bahay. Yan. Magbigay pa tayo ng isang example. Gamit naman sa school. So, gamit sa school. Anong mga example ng mga gamit sa school? Lapis, ballpen, papel, chalk. So, yan ay set ng mga gamit sa school. So, yan lang yung nandun sa loob ng set. Lapis, ballpen, papel, chalk. O, wala nang iba. O sa math, interesado lang tayo sa mga sets na ang laman niya ay mga numero o numbers. At least at this level of math o sa level ng math na inaaral nyo ngayon, yun lang ang pag-uusapan natin. So, magbigay tayo ng example. Merong isang set na ang pangalan niya ay A. Set A na yon, ito yung mga numbers niya. 1, 2, 8, 9, 15. So, may isang set na ang pangalan ay A, na ang mga nasa loob niya ay 1, 2, 8, 9, 15. May tawag dito, okay, sa mga miyembro ng set na ito. Ang tawag dyan ay elements. Ano ang elements? Ang elements ay members of the set. Ibig sabihin, ito yung mga miyembro ng isang set. So, pwede nating sabihin sa example na to na ang 2 ay element ng set A. So, sulat natin yan, no? O pwede nating sabihin na 2 is element of set A. Okay. O sa mathematics, may mas madaling paraan para sabihin yan. So, paano natin sasabihin yan sa mathematics? Sa mathematics, ang simpleng sasabihin lang natin, 2, mag-drawing tayo nitong parang letter C. Ang ibig sabihin ng symbol na yan is an element of. Okay? Is an element of. Yun ang ibig sabihin yan. And then, ilalagay natin yung A. So, 2 is an element of set A. Yan ang ibig sabihin yan. Paano naman kung ilalarawan natin yung isang numero o number na hindi kasama ng A? So, ibig sabihin, hindi siya element ng A. O, bibigyan ko kayo ng example. Example ay 16. Yung 16 ba ay kabilang sa set A? Hindi, di ba? So, ibig sabihin nun, 16 is not an element of set A. So, paano natin yun sasabihin sa isang mathematical na paraan? Gagamit tayo ng symbol. Sa example na to,
Ang ibig sabihin ng 16 is not an element of set A ay ito, 16. Ito yung symbol ng not an element of. Okay, ang ibig sabihin yan ay not an element of A. Yan. Yan ang ibig sabihin nun. Okay. 16 is not an element of A. So, ganyan mo siya isusulat. So, meron tayong dalawang types ng set. Yung isa, ang tawag natin ay finite. O, hindi yan finita. Finite. Yung isa, ang tawag ay infinite. Okay. So, pag sinabi nating finite, ibig sabihin, merong limited number of elements. So, example, sabihin natin na merong set na ang pangalan ay B, na ang laman nito ay even numbers from 2 to 10. Even numbers from 2 to 10. So, ano yung mga yun? 2, 4, 6, 8, 10. So, finite yan. Kasi limitado lang. Ibig sabihin, may hangganan yung number ng elements ng set. Sa example natin, 5 lang yan. Pero kahit gaano karami yan, basta may hangganan yan, finite yan. So, kahit 1,000 elements yan sa loob ng isang set, yan ay finite pa din. Kasi alam mo eh, 1,000 lang siya. O kahit 1,000,000 elements pa yan, finite yan. Kasi alam mo, may hangganan siya. Pag natapos ka magbilang hanggang 1,000,000, tapos na yung set. Okay, so finite yun. Ngayon, ano naman yung isa? Yung isa ay infinite. Ano ang ibig sabihin ng infinite? So, pag sinabi natin infinite, unlimited number of elements. So, bigyan ko kayo ng example. Example, meron tayong set ng pangalan ay set C. Ang nasa loob ng set na to ay even numbers greater than 4. O, lahat ng even numbers na mas mataas sa 4. So, subukan natin ilista ha. O, so, mag-start tayo sa 6. Hindi pwede sa 4 tayo mag-start kasi dapat mas mataas sa 4. So, 6, 8, 10, 12, 14, so on, and so forth. Kaya mo bang malaman kung ilan ang even numbers na mas mataas sa 4? 1,000,000 ba? Hindi. 10,000,000? Hindi. Walang hangganan. Yun ang tamang sagot. Walang hangganan ng number ng elements ng set C. So, pag walang hangganan yung number ng elements, ang tawag dun ay infinite. Okay. Yan yung dalawang uri ng set. At least sa hangganan ng number of elements. Finite at infinite. So, summary tayo. So, pag sinabi nating set, ito ay collection ng mga bagay. O, set is a collection of things. Ang miyembro ng isang set, ang tawag dun ay element. So, the member of a set is called an element. Ngayon, inaral din natin yung dalawang uri ng set. So, finite sets at infinite sets. Finite sets are sets with limited number of elements. Ibig sabihin nun, may hangganan. Kahit gano'n pa yung karami, basta matatapos siya at some point, kahit 1,000,000 element pa yan, 1,000,000 element pa yan, basta at some point matatapos siya, finite sets yun. Okay, meron din tayong tinatawag na infinite sets. So, infinite sets are sets with unlimited number of elements. Ibig sabihin, wala siyang katapusan. 1,000,000 ba siya? Hindi. 10,000,000? Hindi. Infinite.
hindi siya matatapos. O, sa susunod na video, pag-uusapan natin ang mga subsets at yung tinatawag nilang proper o strict subsets.